Sa mga balitang mayroong pag-asa, bagong pangulo at mga administrador ng Adventist University of the Philippines itinalaga sa tungkulin. Mga distrito ng Nara at Aborlan sa Palawan Mission magkasama sa pangangaral at paglilingkod. Mga batang Adventista, pinangunahan ang pangangaral sa San Jose Occidental Mindoro. Metro Lipa District Adventist Youth Fellowship muling idinaos makalipas ang 3 taon. Huling pagbisita ng Lutukan Seventh-day Adventist Church sa mga kaibigang inmate sa Sariaya Police Station, itinuring na pagpapala. Mga care group, nangaral sa Barangay Balete, Gloria, Oriental Mindoro. Area 4 Women's Ministry Leaders Retreat, ginanap sa Arayat, Pampanga. Vacation Bible Experience, pinangunahan ng mga guro ng Santa Isabel Adventist Elementary School. Mid-Year Praise Program, idinaos ng Southern Quezon Free District. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga panibagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Itinalaga sa tungkulin at paglilingkod ang bagong presidente ng Adventist University of the Philippines sa investiture ceremony na idinaos sa Philippine International Church AUP Campus, Silang, Cavite. Sa kaganapan ay nagpakita ng suporta sa pagdalo ang mga pinuno mula sa Southern Asia Pacific Division at North Philippine Union Conference kasama ng AUP Board of Trustees. Ang iba pang detalye nasa balita ni Alpha Chris Alteros. Adventist University of the Philippines Investiture Ceremony is nagawa sa Philippine International Church AUP Campus noong 27 ng Hunyo ngayong taon. Ang nasabing kaganapan ay dinaluhan ng AUP Board of Trustees, faculties, staffs and students, mga leaders ng North Philippine Union Conference at missions and conferences ng teritoryo ng Luzon. Ipinahayag ng 18 na presidente ng AUP na si Dr. Arceli Rosario ang kanyang naramdaman at panalangin sa kanyang paglilingkod sa AUP. When I was informed by the chairman of the board, I felt very humbled about that. I did not expect when I learned about it. I thank the Lord for the blessed opportunity. It's a daily prayer actually, even a moment by moment prayer that I will never lose sight of the mission of the university and that in fulfilling it, I will be fully and completely dependent on the Lord. Ibinahagi naman ni Ma'am Grazel Ann Saban, ang Vice President for Academics ng AUP, ang kanyang tinatanaw na future ng paaralan kasama ang mga lady leaders ngayon na namumuno. Sa tingin ko naman, walang pinipili ang Panginoon, kahit sino ang leader, babae man o lalaki, kahit sino ang tawagin ng Panginoon, kailangan mag-responde sa tawag ng Panginoon. I'm very, very optimistic because God is with us. God has been with AUP in the past over 100 years and He is the same God who is going to take good care of AUP today and in the future. I know the challenges are big, but God is bigger than all of these things. Nagpahayag naman ng suporta ang Director ng Education Department ng NPUC na si Ma'am Jane Zabat sa kauna-unahang babaeng presidente ng AUP. I wish the Dr. Rosario the blessing from the Lord, the wisdom from heaven, and the people that will surround her with love and support. I also pray for her team that they will be united in one desire to progress the work, to further the work of the Lord here at Adventist University of the Philippines. So I pray that our new AUP administrators will continue to carry the vision and mission of our university and they will remain faithful, full of kindness and full of courage as they met different challenges. So God bless. Our dear AUP, shine on forever. Purihin ang Diyos sa matagumpay na investiture ceremony na isinagawa. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga bagong halal na officers sa kanilang paglilingkod sa paralan na ipinagkaloob ng Diyos. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako po si Alpha Chris Alteros. Ito ang Hope Today, NPUC News.
Magkatuwang ang mga distrito ng Nara at Aborlan sa Palawan Mission sa isinagawang limang araw na Bi-District Camp Meeting sa Barangay Estrella, Nara, Palawan. Sa temang Welcome to the Family, ang nasabing camp meeting ay umakay sa maraming tao na tanggapin ng Diyos at magpabautismo. Nagbabalita si Eugene De La Cruz. Limang araw na Bi-District Camp Meeting ang isinagawa ng Palawan Mission kasama ang distrito ng Aborlan at Nara nitong June 1 to 5 taong kasalukuyan sa Barangay Estrella, Nara, Palawan at may tema itong Welcome to the Family. Ito ay nakapaglapit ng 85 kapaanan ni Kristo at tumanggap bilang kanilang personal na tagapagligtas. Kabilang rito ang 6 na naibalik sa kawan ng Diyos. Sari-saring edad mula bata hanggang matanda ang pumili na lumakad sa buhay Kristiyano. Papasalamat ako sa Panginoon dahil muli na naman ako nanumbalik at bumalik talaga ako. Kaya hininto ko yung bisyo. Kaya nanumbalik na po ako sa dati kong Adventist. Masaya po ako dahil gumaling ako eh. Ay sabi nga, pag gumaling ako, babalik ulit ako sa Panginoon. Tanggalin ka ng mga bisyo. Kasama ng Palawan Mission si Pastor Daniel Katangay sa gabi-gabing pangangaral bilang pangunahing tagapaghatid ng mabuting balita. Siya at ang kanyang asawa na si Dr. Lilia Katangay ay nagmula pa sa California at tumungo ng Pilipinas upang maglingkod sa probinsya ng Palawan. Hindi po kami ang pumili. Wari ko po ang Panginoon ang pumili. At siya ay nangusap sa mga leader ng Palawan Adventist Mission, lalo tigit kay Pastor Eli, na siya ang nag-suggest na dito at nakita po naman natin na tama ang desisyon ng Panginoon. Kasi sa nakita nating tagumpay ng camp meeting, mahigit 1,000 ang dumalo at nakinabang sa mga aktibidad mula pang bata hanggang pang matanda. Ito ay naging daan upang magkaroon ng interaksyon ang mga magkakaratig na distrito. Dala ang kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay na nagnanais makilala ang Panginoon. Kasama rin ang distrito ng Quezon sa mga dumalo sa iba't ibang gawain. Gaya na lamang ng medical mission at community service. Maliban sa mga mahahalagang pabalita ng pag-asa, nagkaroon din ng mga team building activities at iba't ibang social activities para sa mga bata at matatanda. Bahagi po ng ating camp meeting ay nagkaroon po tayo ng medical mission. Nagkaroon din tayo ng community service maliban sa medical mission. Kaya natuwa naman sa atin yung local na barangay. Higit sa lahat, ang naitulong ng camp meeting na ito yung spiritual na mensahe na napakinggan ng komunidad at ng mga kapatiran na umatin ng ating camp meeting. Programang siksikliglig sa mga bagay na makatutulong sa pagpapalakas ng pananampalataya ng Iglesia ng Panginoon upang mas maging masigasig ang bawat isa sa pag-abot sa lahat ng mga nangangailangan ng tagapagligtas. Welcome to the family! Ito ang balitang puno ng pag-asa mula rito sa Nara, Palawan. Ako po si Ejin Zoy De La Cruz para sa Hope Today and PUC News. Pinangunahan ng mga batang Adventista ng South Occidental Mindoro, One District, ang 1 linggong pangangaral sa San Jose, Occidental Mindoro. Sa biyaya ng Diyos at gabay ng Someone District Children Ministries, sila ay umakay ng 6 na mga bata sa pagbabautismo. Ang iba pang biyayang kanilang naranasan sa gawang ito, nasa balitang hatid ni Myra Jim Tanyedo. Ayon sa Kawikaan 22, versikulo 6, turuan mga bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkatumandaman, siya ay hindi niya hihiwalayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang distrito ng South Occidental Mindoro 1 ay nagsagawa ng isang kids evangelism na mayroong temang Be Like Jesus. Ito ay sa pangunguna ng Children Ministries Department na naglalayong may pakilala si Jesus sa pamamagitan ng mga bata. Sa ating mga batang speaker, ang layunin nito ay mahubog ang murang kaisipan nila na makisangkot sa gawain ng paglilingkod sa ating Panginoon. At sa mga listeners naman natin ay may parating sa kanilang murang isipan kung gaano kabuti ang Panginoon at kung paano mamuhay na kagaya ni Kristo. Pinangunahan naman ito ng 2 masisiglang bata na sina Jerel Sarabia at Kashmil Tendan na parehong 9 taong gulang. Sila ay nagbahagi ng mga kwento mula sa Biblia na naging daan upang mas maunawaan ng kapwa nila mga bata ang kabutihan ng ating Diyos. Nag-serve ako kay God and nagturo sa mga kapwa kong bata.
niyan at maka-Diyos at maging masunurin at mabait na bata hanggang sa paglaki nila. Ang mga batang dumalo rito ay lubos na pinagpala at na-inspired din na magpagamit sa ganitong gawain. Sila rin ay nabigyan ng bigas at canned goods bilang premyo sa kanilang aktibong pagsagot sa mga katanungan. Akong aral na natutunan sa pag-attend ko po gabi-gabi sa Kids Evangelism, kagaya na lang po ng kwento ni Daniel, na sobrang pananampalataya at pagiging tapat sa Panginoon. Dahil na rin sa kadakilaan ng ating Panginoon, mayroong anim na mga bata ang nagpasya na tanggapin si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Panalangin ang bawat kapatiran ng someone na ang mga batang ito ay patuloy na lumaki kasama ang ating Panginoon. Mula rito sa San Jose Occidental, Mindoro, layuning magatid ng balitang mayroong pag-asa, Mayra Jim Tanyedo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagtipon sa pagsamba ang mga kabataang Adventista ng Metro Lipa District sa dinaos nilang Youth Fellowship. Ito ang unang pagkakataon na nagkasama-samang muli ang mga kabataan ng nasabing distrito makalipas ang 3 taon. Ang saya na kanilang naranasan at mga aral na natutunan, tunghayan sa balita ni Cherry Fabiola. Matapos ang 3 taon, muling nagtipon-tipon ang mga kabataan mula sa distrito ng Metro Lipa upang magsagawa ng pangkahalatang District Youth Fellowship na ginanap sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City. Ito ay kaalinsabay sa gaganaping Batangas-wide Sports Festival. Sama-samang ipinagdiriwang ng mga kabataan ng araw ng Sabbath sa pamamagitan ng pakikinig ng mga awitin ng pagsamba at pakikisangkot sa mga aktibidades hinggil sa kapakanan at kalagayan ng mga kabataan sa kanilang kalusugang mental, emosyonal at espiritual. May temang It's Okay to Feel Not Okay, layunin ng Metro Lipa Adventist Youth na ipromote ang kamalayan ng lahat sa usapin ng mental health. Ang tema po ng ating fellowship ngayong umaga is Okay to Not Be Okay. At ito po ang aming napili para i-encourage po ang ating mga kabataan at iparamdam sa kanila na walang mali sa pagiging mahina. Dahil sa ating pong kahinaan ay meron pong parang espesyal na kwarto para sa Panginoon at bigyan tayo ng kalakasan. Sa pagtutulong-tulong ng mga kabataan ng Metro Lipa, kasama ang mga Master Guide trainees, ay nabigyang kulay ang buong araw ng Sabat sa pamamagitan ng mini concert, group dynamics, breakout session, at mga makabuluhang lektura. Pinangunahan ng guest lecturer at licensed guidance counselor na si Mrs. Emily Linatok ang pagtalakay sa mga usapin tungkol sa mental health awareness na siya ding nagbigay ng makalangit na mensahe sa divine service. Bilang isang kabataan, madalas ko din po natatanong sa aking sarili, bakit nga ba ako nakakaramdam ng kahinaan? Bakit paminsan I feel unworthy and I feel super sinned? Pero natutunan ko po ngayong umaga na to na it's okay to feel not okay. Malugod namang sinuportahan maging ng mga katandaan at ng iba't iba pang sangay na bumubuo sa distrito, ang kauna-unahang programa ng mga kabataan ng Lipa mula nang naapektuhan ang karamihan sa pagsiklab ng pandemya. Layunin ng Metro Lipa Adventist Youth na palayabihin muli ang pananampalataya ng mga kabataan upang maihanda sila para sa paglilingkod. Kami pong mga officers ng Metro Lipa District AY ay naglalayon po na ipagpatuloy po ang programang ito patungkol sa mental health, lalong-lalo na po na ito ay isa sa mga nagiging mainit na usapan sa panahon natin ngayon. Kami po ay naglalayon na magkaroon ng online group discussion kasama po ang lahat ng kabataan ng ating distrito. At ang kapayapaang mula sa Diyos, na higit sa lahat ng pangunawa, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Cherry Vergara Fabiola. Sa loob ng 6 na buwan ay binibisita at pinaglilingkuran ng lutukan Seventh-day Adventist Church members ang mga kaibigang inmates sa Sariaya Police Station. Ang kanilang paglilingkod ay tinuturing na malaking pagpapala ng kapwa mga pulis at mga bilanggo sa nasabing istasyon. Si Vanjie Dagos para sa report.
Isang inmate sa Sariaya Police Station humingi ng panalangin sa isa sa mga leaders ng Seventh-day Adventist Care Group noong June 30, 2022. Nagsimula ang pagdadalaw o paglilingkod sa mga detainees noong January 6, 2022 at nagtapos ngayong June 30, 2022. Sa loob ng 6 na buwan tuwing Huwebes, ginagawa ang paglilingkod sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga babasahin, kagaya ng Magazine Explorer at Biblia. Pinaglilingkuran din ng nasabing grupo ang mga inmates sa pamamagitan ng pagbibigay ng sari-saring gamot na pangunahing panlunas para sa ubo, sipon, para sa masakit na ngipin, masakit na ulo, at ganun din na mga toiletries gaya ng sabong pampaligo, toothpaste at sabong panlaba. Namigay din sila ng mga pagkain at higit sa lahat, payo ukol sa spiritual aspect, words of encouragement hinggil sa pagsisisi. Tinuruan din sila kung paano ang tamang pananalangin. Kami po ay nagpaalam na dito sa Sariaya Police Station at sa kapulisan po dito, sila po ay napakabuti ng pagtanggap sa amin. At ang Seventh-day Adventist po ay lagi pumupunta dito isang beses sa linggo. Humingi ng panalangin para sa kanyang mga anak upang maibsan ang kanyang suliraning pang-emotional dahil sa pag-aalala sa kanyang mga anak na ang tanging nag-aalaga ngayon ay mga kapitbahay at kamag-anak na lamang dahil sa kanyang pagkakabalik na muli sa piitan. Papasalamat po sa ginagawang aktibidades ng Seventh-day Adventist sa aming istasyon sapagkat malaki pong naiitulong nito sa aming, sa moralidad ng aming mga preso. Siyempre sa amin din mga kapulisan na kung saan napapa-uplift nila ang kalagayan, spiritual. Mababanaag sa bawat mukha ng care group ang kaligayahan sa matagumpay na pagtatapos ng kanilang paglilingkod sa naturang lugar. Mula dito sa Sariaya Police Station, layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako si Vanjie Dagos, nag-uulat para sa Hope Today NBUC News. Pinangunahan ng Gloria District Care Groups ang pangangaral na isinagawa sa Barangay Balete, Gloria Oriental, Mindoro. Ang nasabing evangelistic effort ay bahagi ng Care Group Reaping Campaign Initiative ng Southern Asia Pacific Division. Nagbabalita si Doms Agoncillo. Upang maipaabot ang pabalita ng ating Panginoon, ang distrito ng Gloria ay nagsagawa ng krusada para sa mga taga-barangay Balete, Gloria Oriental, Mindoro mula 19 hanggang 24 ng Hunyo. Ang programa ay parte ng Care Group Reaping Campaign na sabay-sabay na iginanap sa Asia Pacific Division. Sa tulong ng piling mga kabataan at sa suporta ng mga kapatiran bilang tagapagsalita, pinangunahan ng Ama ng Distrito ng Gloria, Pastor James Gonzalez, ang nasabing krusada. Purihin ang Diyos at ating idalangin na ang ating mga kapatid ay magpatuloy sa pananampalataya na kanilang tinanggap. At yun din naman sa mga darating pang mga gawain ay aking inaasahan ang lahat ng mga kapatiran na makisangkot at makilahok sa banal na gawain na ibinahagi ng ating Panginoong Jesus upang tayo lahat, mga minamahal na mga kapatid, ay magsama-sama sa pagdating ng ating Panginoon doon sa langit na bayan. Ito ay sinubaybayan ng humigit kumulang 50 mga tagapakinig. Ang krusada ay nakapagpalapit ng 7 individual sa ating Panginoon. Sa tulong at suporta ng Ama ng Distrito ng Bansud, Pastor Renato Liberato, na isagawa ang pagbabautismo sa Mindoro Satellite Field Office, Bali Beach, Gloria. Maraming salamat sa Panginoon at ngayon ay meron na namang tumanggap na mga kaluluwa na siyang patuloy na maglilingkod sa Kanya at ito'y naging matagumpay, purihin ang Kanyang dakilang pangalan. Layuning magatid ng mga balitang may pag-asa. Ako si Doms Agoncillo, Hope Today, NBUC News. Nagtipon ang mga kababaihang Adventista ng Central Luzon Conference Area 4 sa idinaos na Women's Retreat sa Arayat, Pampanga. Ito ay pinangunahan ng CLC Women's Ministries Department at dinaluhan ng mahigit 80 mga delegado. Ang kabuuang detalye sa balitang hatid ni James Lotilla.
Naging makabuluhan at memorable ang masayang pagtitipon ng mga women's leaders ng Area 4 sa kanilang women's retreat na ginawa sa Arayat SDA Community Center, Arayat, Pampanga, na dinaluhan ng mahigit 80 mga kababaihan na may temang Empowered Women During These Challenging Times. Sa araw ng Biyernes ay nagkaroon ng opening program sa pamamagitan ng pagsamba, at sa araw ng Sabado ay nagkaroon ng mga liktura, personal testimonies, group activities at pajama party. Pinangunahan ni Pastor Jeronimo Vernes ang isang liktura sa Sabbath School at Ma'am Hazel Vernes sa Hour of Worship bilang tagapagsalita. Tutuwa po ako makasama sa retreat na ginawa po ng mga kababaihan dito po sa Area 4. Nakakatuwa pong pagmasdan na ang mga kababaihan ay kahit na sa mga panahong nakulong dahil sa nagdaang pandemic, nakita po pa rin yung kasigasigan nila na gumawa sa gawain. Sa hapon, masayang nag-alay ng mga awitin ang bawat distrito at nagkaroon din naman ng liktura si Ma'am Hazel kung paano maging matagumpay ang mga kababaihan. Kabila po ng mga challenges or mga pagsubok na dumating sa amin, lalo na po sa mga panahon na kami po ay nagpre-prepare, pinahintulutan talaga na ang ating Panginoon na mangyari yung kanyang gawain, maganap ng mga kababaihan dito po sa aming area. Napakabuti ng Panginoon po at nagkaroon kami ng ganitong pagkakataon upang masaksihan ang mga ganitong activity na kung saan kami ay nabubusog sa spiritual na aspect. Nakakasalamuha kami ng mga iba't ibang mga kapatiran, mga iba't ibang kababaihan na nagpapalakas at kami sa isa't isa. Ang Departamento ng mga Kababaihan ay patuloy na magsasagawa ng mga empowerment activities, seminars at iba pang mga programang magpapalawig sa mga ministeryong kanilang nasasakupan. Layuning maghahatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa Area 4, Tarlac, Pampanga. Ako si James Lutilla, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Mahigit 50 mga bata ang masayang naging bahagi ng Vacation Bible Experience o VBX na pinangunahan ng mga guro sa Santa Isabel Adventist Elementary School. Ang VBX ay naging pagpapala sa mga batang ito, gayon din sa kanilang mga magulang at pamilya. Si Gian Carla Galicia para sa report. Magmula sa edad na 3 hanggang 12, makikita ang mahigit 50 mga bata sa kanilang masigasing na partisipasyon sa Vacation Bible Experience o VBX na itinalaga sa Santa Isabel Adventist Elementary School sa loob ng isang linggo. Sa akdang oras ng alas 8 ng umaga, ang lahat ng estudyante ay nagtitipon para sa pagbubukas ng programa. Pinangunahan ng mga guro ng paaralan at ng mga kabataan o tribe leaders ang iba't ibang uri ng aktibidad gamit ang tema na Jungle Safari. Ang layunin ng Vacation Bible Experience ay ang experience ng mga bata si Jesus, lalo na sa mga batang hindi pa nakakakilala kay Jesus. At lalong maramdaman ng bawat isa na sila ay kabilang sa family of God. Tinuturuan ang mga bata maging brave, helpful, joyful, at ipaalala sa mga bata na sila ay saved and free by God's grace. Ang bawat estasyon ay nagtuturo ng pag-ibig ng Diyos, kalakip ang pag-awit, panalangin, paglikha ng sining, pakikipaglaro, at ng pagsaulo ng mga talata sa Biblia. Ipinagdiwang ang mapanagumpay na pagwawakas ng VVX sa pamamagitan ng isang seremonya ng pagtatapos noong Sabado, 25 ng Hunyo. Ang 4 na grupo ng mga estudyante ay nagtanghal ng kanilang mga inihandang awitin at mga talata. Natuto siya na lumapit sa Diyos, magdasal, pagbasa ng Bible, mga arts din, at saka yung mga songs about Jesus, at saka yung na-impluwensyahan din yung pamilya namin kasi mas nare-remind kami kung ano ba talaga yung kahalagahan ng Diyos o ni Jesus sa buhay ng pamilya namin. Ang paborito ko pong part ng BBX ay magbasa ng Bible. Gusto ko po ulit itong maulit.
Saksi ang mga guro, kabataan, mga magulang at ang langit na bayan sa dalisay na kasiglahan ng mga estudyante sa pakikilahok sa programang ito. Mula ngayon, sila rin ay nagtamo ng gantimpala sa kanilang bagong natagpuang pag-ibig upang higit pang makilala si Jesus. Mula rito sa San Pablo City, Laguna, ito si Gian Carla Galicia, nag-uulat ng magandang balita para sa Hope Today. Nagtipon ang siyam na Adventist churches sa distrito ng Southern Quezon Free District sa kanilang Mid-Year Praise Program na idinaos sa Tagkawayan, Quezon. Doon ay pinuri at pinasalamatan nila ang Diyos sa kanyang pagpapala at pangunguna sa pagpapatuloy ng taon. Ang balita hatid ni Jemilu Llobit. Sa kabutihan ng Panginoon, matagumpay na idinaos ang Southern Quezon 3 Mid-Year Praise Program na may temang I Will Go With My Church. Ginanap ang Sabbath worship kung saan ito ay dinaluhan ng mga kapatiran na nagmula sa siyam na iglesia ng distrito at naging panauhing tagapagsalita ang Southern Asia Pacific Division Youth Ministries Director Pastor Ron Henebago. Seeing the young people active in the Lord, abiding in Him, and trusting in Him, I'm really very happy to be with the SQ3. Bago magpasimula ang ikalawang serbisyo ng pagsamba, ipinakilala at ipinanalangin ang 14 na taong tatanggap ng seremonya ng bautismo na kung saan sila ay bunga ng Voice of Youth Expand 2022 at Revival and Crusade na pinangunahan ni SQ3 District Pastor, Pastor Stephen Aguirre. Ako po ay nagpapasalamat sa bagong natayo na Voice of Youth Team at nagbunga ito ng 14 na mga kaluluwa. Kaya nagpapasalamat ako sa VOY Team na kung saan sila ay nagtalaga sa para sa gawain ng Panginoon. At maraming salamat din sa mga kapatid na dumalo sa atin po Mid-Year Praise Program. Na bless po tayong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Bahagi ng programa sa hapong pagsamba, nagkaroon ng child dedication, gayon din ng Thanksgiving testimony kung saan nagbahagi ng pasasalamat sa Panginoon ang mga piling kapatiran ng bawat iglesia. Ang aking pinagpapasalamat sa Panginoon ay bagaman ako ay nakaranas ng aksidente sa motor, naputol ang 5 buto ng aking katawan, ay nakalampas ako sa operasyon. Yung talata na nasa Romans 8:28, yun talaga ang aking pinangahawakan. Tunay na pasasalamat sa Diyos ang nadarama ng mga kapatiran dahil sa labis na kabutihan at pagkapala ng Panginoon na ipinagkaloob sa bawat isa sa loob ng kalahating taon kahit na marami ring pagsubok ang kanilang hinarap. Kung kaya, lahat ng papuri at pasasalamat ay tunay na dapat nating ibalik sa ating mahal na Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Jemilu Llobit para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panuurin ang Voice of Health, programang pangkalusugang hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 11 ng umaga, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang mga teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages na nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais niyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUC News sa inyong mga social media posts.
Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Viona Falleria at ito ang Hope Today, NPUC News.